Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, magde-devotion ulit tayo and magsisharing tayo ng Word of God. So bago tayo mag-start, please hit the subscribe button and also hit the notification bell below para updated ka sa mga videos na ina-upload ko. So tara! So, ang title natin ngayon is Open Up to People. If I reach out to you, would you be there? Or if I didn't, would you reach for me instead? So, sabi dito, opening up to people is an active and sometimes reactive response to a longing to get connected. Sabi sa Genesis 2:18, it is not good for men to be alone. Kasi up to that point, lahat ng creation niya ay good. Light, darkness, seas, land, and vegetation. Life were created and they were good. But the Lord says, it is not good for a man to be alone. In other words, ang gusto lang ng Lord na maintindihan natin sa statement na yon ay kailangan natin maka-interconnect sa ibang tao. God has designed man to socialize, to relate to his fellow men, to give and receive to people, and to be open. And God like us to have a full life. Sabi nga sa John 10:10, the thief come only to kill, steal, and destroy. So sabi dito, isolation is a great burden and it is one great thief that robs us of happiness. That's why even in prison, isolation as a punishment is dreaded. Kinakatakutan yung mababartolina ang isang bilanggo dahil maihiwalay siya sa mga kapwa bilanggo niya. Dahil kahit nagkakagulo o nagkakarayot, mas mahalaga pa rin may kasama ka. Sabi nga sa kantang, people who need people are the luckiest people in the world. While needing people may give you a sense of weakness. So for example na lang sa school, kung kaya mo naman gawin yung isang bagay, gawin mo na naman isa. Minsan, kailangan din natin maging independent para sa sarili na natin ikag-growth. O kaya for example, may isa kang kaibigan na lagi mong kasama, tapos bigla na lang mawawala. So diba ang sakit nun? 5 to 10 years kayong magkaibigan, tapos mawawala lang yung kaibigan mo basta-basta. Minsan, it may also give you a happiness. Dun sa mga, kunyari example, sa mga kaibigan mo nandyan parati para sa'yo. So, treasure those kinds of friends. Many people do not open to others because of lack training, exposure, or skills. So, sabi dito, they were not socially trained in their childhood or even in school to open up to other people. Kaya pag iniimbita yung iba, ayoko. Pag inalok mo naman, ayoko din. Laging nakasara o nakaiwas. Many people do not open to other people because of introvertness. Sobrang mahihiyain. So sabi dito, still others don't open up because of fear of rejection or fear of abuse. Baka pag nakipagmabutiin ako sa taong to, baka utangan pa ako nito, baka istorbohin pa ang buhay ko nito. Wag na lang. Others don't open up kasi nadala na. Minsan kasi kaka-open lang natin sa isang tao, wala pang isang araw, kumalat na yung kinuwento natin sa kanya. So siguro yung iba nag-iingat na lang talaga kasi sa panahon ngayon kailangan ng ebidensya. So sabi pa dito, o yung iba nasaktan, nag-welcome sa bahay, nag-welcome into their hearts pagkatapos sasaktan, ninakawan at inabuso. They were hurt. Kaya ang sabi, ayoko na, hindi na lang ako magtitiwala. Minsan umibig, nadala, ayaw nang umibig ulit, at gusto na lang tanggihan ang lahat. These are the people who are not ready to take a second chance. Parang kanta ni Barry Manilow na Ready to Take a Chance Again. Get when you go for it.
nagdadala na eh. So ang buhay naging predictable, regular, walang crisis, pero wala rin fun, wala rin joy kasi playing it too safe. And in life, many people miss out on a great body of fun and enjoyment that God wants us to enjoy because we are not ready to take a chance. So the Bible teaches us to open up to people. Why? Dahil lahat ng bagay na nakasara becomes stale. Subukan niyo yung bahay na nakasara, yung hangin naging luma, inaamag. Subukan niyo yung pagkain na nakakulong, napapanis. Kailangan ng hangin para makahinga. Kailangan open tayo. Although there are risks involved when we open up to people, there are also a lot of good reason to open up. How can we open up to people? Number one, look at people. But look at people in a friendly way. Kasi pwede naman kayong umirap. Pwede naman kayong tumingin na parang sinasabi nyo, kaya mo ba itong binandamit ko? O pwede naman kayong tumingin na may gusto ka sa akin, no? Pero look at the people in a friendly way. Sabi nga sa Proverbs 6:16-17, haughty eyes are the detestable to the Lord. So dapat pag may kapagtinginan ka sa kapwa mo, hindi dapat mapagmataas, hindi dapat mapagmalaki, hindi yung parang namamaliit ka. Just look at them in a friendly way. Number two is smile. Another way to open up to people is to smile. Smile more often. You cannot be always happy, but you can be cheerful. Do you know that this such a thing is a ministry of comfort? We can comfort people by just smiling at them. Kaya lang sometimes we tend to be very, very selfish. We carry the world in our shoulders. We become obsessed sa nararamdaman nating mood. Nadadamay tuloy yung iba. So number three, greet people. Greeting people is a very biblical tradition. In fact, sa kaugalian ng mga Middle Eastern people, napakahaba ng batian sa daan. Kaya nga ang bilin ng Panginoon sa mga missionary niya, just to underline the urgency of the gospel. Greet no one on the way dahil nagmamadali kayo. Didn't mean to snap everybody on the way, but it was just traditional greeting of Israel salong. Kamusta ka? Mabuti ikaw. Mabuti din naman. Eh yung nanay mo. Mabuti rin naman. Hanggang pati pinsan mo at mga alaga mo sa bahay kasama sa kamustahan. Sabi sa Matthew 5:47, and if you greet only your brothers, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Greet not only your brothers but also your enemies. It is not something that is depend on your feeling or mood. It is a ministry. God can love us through people. God can love you through people. Naranasan mo na ba yung feeling na down ka, parang depressed ka, tapos may isang taong lumapit sa'yo, tapos minotivate ka niya? God can love us through people. Maybe hindi siya nagpapakita physically, but pinupunta niya tayo through people. Because God minister us through people. Sometimes, nire-remind niya rin tayo through people. Be discerning. However, do not forget that Satan can copy God. Kaya nakakapagpadala rin siya ng mga instruments. Minsan yung iba, pinapayuhan ka or binibigyan ka ng mga wrong advices. Sometimes, kailangan mo rin magsuri. Kailangan mo rin tumingin. And God will give you wisdom sa mga bagay na yan. Just pray. What keeps people from opening up? What makes people put up fortresses? Siguro nasaktan na tayo noon at ayaw na natin masaktan muli. Sa buhay, meron dapat tayong i-openness for happiness and sadness. When people live together, some will smile and some will frown. But you need not mind them. You walk through life as best as you could. Ang hindi lang naman yung naaapektuhan yung mga hindi na gumagalaw, yung mga patay na. Habang tayo gumagalaw, sinasadya man natin o hindi, nakakatapak tayo at natatapakan tayo. This is life, but we do not have to play it too safe. That you will substitute life with merely existing. Do not punish yourself. Do not punish yourself and deny yourself the happiness of human relation just because other people in your life have done you wrong. Do not punish other people and yourself because of the people who hurt you in the past. At yun na nga, maraming salamat sa panonood, and I hope ulit na marami ulit kayo natutunan sa videos natin today. And please hit the subscribe button and also hit the notification bell below para updated ka sa mga videos na ina-upload ko. So, mag-shoutout pala tayo. Wait lang. So, shoutout nga pala kay Laika Sonday, kay Carlo Hermosa, kay Cassandra Nazareno, kay Isaac Santos, Jason Abanto,
kay ano, kay Jeter, Alexis. Tsaka kay Patty, kay Ate Pat, tapos kay Ate Is, and kay Isabel. Sino pa ba? Yun lang. Ay, hindi. Si Jemima pa pala, tsaka si Gabriel Sales. Yun lang guys, maraming maraming salamat.